Ngayon, ipapakita ko kung paano ko inayos ang aking kubota, bakit maitim ang usok, tapos humihina, pero hindi naman siya tuloy-tuloy. Well, mga kabarangay, hindi naman ako ekspertong mekaniko, ano? Kaya, siyempre, kasama natin si Mang Magtanong. Nagtanong ako sa mga una, sa dealer, siyempre, sila yung eksperto dyan. Ang recommendation sa akin, ay palitan daw yung oil filter. O sige, kako, palitan. Ang ginastos ko sa pagpalit nila ng oil filter, sa akin yung oil, synthetic yung pinalagay, at saka original na oil filter daw. So maliban doon, siningil ako ng 2,500 na labor lang. Wow! Hanip, pagpalit lang ng oil, 2,500 na. Okay, sige kako, basta maayos lang. After nyan, mausok pa rin. Siyempre, hindi naman natin pwedeng bawiin yung binayad natin dun sa gumawa. Sige, hayaan na lang natin yun. Sige, part of the game yan eh. Nagpalit ako ng fuel filter. Sinabay ko na yung air filter. Tapos, inalis ko lahat yung, drainin ko yung tangke ng diesel. Pinalitan ko ng mas maganda na, mas mahal. Kasi may mga sinasabi na baka nataon na nalagyan ko siya ng marumi na krudo. Kaya ganun. After that, ayaw pa rin. Hindi pa rin pwede. Nag-research ako. So, possible daw yung fuel injection pump. Kaya, kinalas ko, guys. Ngayon, ipapakita ko sa susunod na mga video kung ano yung mga iba ko pang ginawa, mga actions para maayos na yung problema. Samahan nyo ako, mga kaibigan, mga kabarangay, mga kaaro, sa susunod na video. Sana panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo kung paano ako nahirapan doon sa pag-ayos ng aking DC-70 Kubota Harvester. Tara na! Umpisa na natin! Tapos kung mapakinggan yung tunog ng makina, at nakita ko rin na wala namang usok lumalabas sa dipstick, sa cover ng dipstick, nagpasya akong tanggalin na lang yung fuel injection pump. Kasi nagbasa rin ako na may cost din o may dahilan din kaya umuusok. Well, isa palyado yung kasi apat na ano yan eh, apat na piston yan ang sinasabi sa internet. At least pag may isang sumablay dyan, apektado na yung lakas ng makina kasi hindi na equal yung distribution ng o yung pagpasok ng krudo sa injector. Kaya yun, kinalas ko na lang at dinala sa Maynila.
nagpunta ako sa A. Bonifacio kasi madalas nadadaanan ko yung area na yan eh. Maraming mga calibration center dyan. Nagtanong-tanong ako, pinakita ko yung injection pump. Tatlo yung napuntahan ko. Pero alam nyo guys, wala ni isa sa kanila ang gumawa o wala sa kanila ang kumalas sa dala kong injection pump. Pinagsama-sama ko na lang yung mga sinasabi nila. That time sa tingin ko, wala problema yung dala ko kasi unang-una, bago pa lang yan. Nasa 800 hours pa lang yung machine ko that time. At may nabanggit kasi sila na ano lang eh, pisilin mo lang, mararamdaman mo na kung may sabit yun o wala. So may nagsabing ganun no, sa mga nakausap ko. So yun guys, ano na lang, kinuha ko na lang ulit at inuwi sa Pangasinan after ng ilang linggo. So guys, kinalas ko ito. So, tignan nyo yung pin. Yung pin sa taas. Oh, yan, dapat naka... Yan, yung pin na yun, yung maliit. Yung bilog. Nakalagay naman dito. So, kailangan nyo lang basahin bago ikabit. Yan, isa na lang. Tapos na ako. So, dito ang napansin ko pagka one at a time yung paglagay from left to right, maganda siya, lahat may madadaanan. Subukan mo na to guys, mahirap ipasok yun. Yun, masuk. Dapat sa ilalim ito. Kasi kung ganyan, kailangan. Ito, sa ilalim. Para eksakto siya.